Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. A very special episode tonight in our episode, February 15. Dito po sa ating Facts First Podcast live from Manila. So siguro sa inyo po mga nanonood ngayon, alam niyo na po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. And based po sa mga messages niyo sa akin kanina sa social media, you're very excited to hear what our special guest has to say dito po sa ating pag-uusapan. Alam niyo po, nasa kalagitnaan po tayo ng mainit na issue po nitong International Criminal Court at talaga maingay po yung mga Duterte lately. And sabi nga na iba, baka naman daw nakakaramdam na ng pressure o ng kaba dahil dun sa takot na baka po magpalabas na ng arrest warrant yung ICC, yung International Criminal Court, laban po sa dating Pangulo. Ngayon, isa po sa mga, kung sakali po matuloy yan, no, kung talagang mag-blossom po into a full-blown case at magkaroon po ng trial, isa po sa mga inaasahan na tatayong testigo rito ay isang dating police sa Davao City na ayon sa kanya ay naging miyembro daw po siya ng tinatawag na Davao Death Squad, yung DDS. At inamin po niya na tumayo po siyang hitman nung nakaraang panahon dito po sa DDS na sumasagot po sa authority na nangangalang Rodrigo Duterte. So ngayong gabi, makakausap po natin itong dating police ng Davao City, si Mr. Arturo Lascañas. I'd like to welcome Mr. Lascañas dito po sa ating programa. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First, sir. Magandang gabi po, Christian. Sir, unang-una, kumusta ba ang, ang safety and security? Dahil hindi simple itong issue na kinasasangkutan niyo po, no? Kumusta po ba kayo ngayon? Hindi ko lang masabi ang location ko, pero about my safety and security, well, medyo okay naman for the time being, pero meron akong mga nararamdaman na nandito na ang kamay ni Digong Duterte. What do you mean na may nararamdaman kayo? Ano po yung mga napapansin yung indications? Well, sa mga lugar na pinupuntahan ko at saka meron akong mga hindi magandang mga situation sa personal security ko. And then para malaman ng lahat na lalo pa kang Mayor Sara Duterte, dahil February 2020 pa, nag-file na ako ng handwritten supplemental communication to the International Criminal Court with the consent of then Prosecutor Pato Binsuda. Mga ano po ito, mga 200 plus pages, separate from my 186 pages computer friend affidavit po. So as early as Feb 2020, nag-file na ka ng supplemental affidavit? Yes. Tama po, yes, Christian. February 2020, inalaw ako ni dating ICC Prosecutor Fato Binsuda na mag-file ako ng supplemental communication ko through counsel Attorney General Metriux. Ito si Attorney General Metriux ay from Switzerland at saka allegedly, ang paniwala ko na siya ang pro bono counsel ko dito sa kasong ito na appointed ng International Criminal Court. Okay. O sige, bago po natin na himayin yung laman, yung ilan po sa mga nilalaman ng inyong supplemental communication, pag-usapan po muna natin status nyo sa ICC. Ano po ba ibig sabihin pag tinatawag na meron kayong partial immunity? Tama po ba? Yes, binigyan nila ako nung hindi ko lang matandaan ang bulan, pero ang taon is 2020 ng limited immunity. Meaning, pwede akong kasuhan pag nakakomment ako ng perjury. And then, on 2021, January, I was advised
by Attorney Janiel Mitriux na misleading advice. I believing that it was an instruction from the higher-ups of the International Criminal Court. But to my knowledge, nakita ito na sinit up ako sa Interpol. Then, in-explainan ako sa Interpol na kung genuine ang instruction sa inyo ng International Criminal Court, sila na ang mag-check nito. And then, kung ma-check nila, tutulungan nila ako. At saka, hindi na ako, hindi na sila tatawag kung hindi ito genuine. Meaning na set up ako. So, ang nangyari dito is bogus yung instruction. Kuha ako ng passport. And then, na-clear ito ng Interpol. At dito din ako na-clear na personally sa opisina nila na wala akong red notice. Ito po ang katotohanan. Okay. Then, okay. To my recall, on May 10 to 16, 2022, pumunta dito ang mga taga International Criminal Court. Hindi ko na sila pangalanan, pero dalawang prosecutor, ang kanilang interpreter, at sa yung kanilang appointed counsel for former President Rodrigo Roa Duterte, isang American international lawyer, and including my appointed counsel by the ICC, pangalanan ko siya, siya si Attorney Pedro Pereira of Uruguay, an international lawyer appointed by the International Criminal Court as my pro bono counsel. Naganap ang pre-trial sa ika-ninth floor ng Federal Headquarters building. And then, ito naka-video, naka-audio by interpreter. So dito, pinapirmahan sa akin on the, kung hindi ako nagkamali, on the third day or the fourth day ng ongoing pre-trial. Hindi ko na pangalanan kung sino nag-lead dito na prosecutor, na isang assistant ni Attorney Karim Khan. And then, dito, sa ika-fourth day, pinapirmahan na lang sa akin yung mga submitted ko na 186 pages, computer print affidavit, at saka yung handwritten communication ko sa ICC na 200 plus pages as exhibit, except for three documents that I refuse to sign as exhibit. Sinabi ko sa prosecutor na ito at sa mga investigators that this is not mine. How can I sign this? And how can I explain? Dahil hindi ito akin eh. Teka, sino nag-prepare po nun? Sino po nag-prepare nun? At ano yung laman nung ayon yung pirmahan? Hindi. Akin yun. Handwritten ko mismo, Christian. Ayaw kong pirmahan ito dahil typewritten ito eh. Tapos hindi tama ang laman. Hindi ko ma-explain yun kung pinilit ko nila na pirmahan yun. Kasi nung the following day, tinanong ako ng another prosecutor kung meron ba pa akong naiwan na kopya sa sinubmit ko sa kanila ng mga dokumento. Sinabi ko, meron ako Xerox. So, dinala ko pagkahapon, and then isa-isa sa tatlong pages, buong maghapon itong in-explain ko.
And then, okay, giallow na nila ako na pirmahan ko as exhibit. So, pinirmahan ko na. May kopya dito, okay, si Attorney Pereira. At saka ito naman is kompleto ito. Naka-video ito. Okay. Sige, sir. I-clarify ko lang, no? Para makasunod po yung mga nanonood sa atin kasi they're very interested dito po sa sasabihin nyo. So, naisumitin nyo na po sa ICC yung mga dokumento, exhibits, affidavit, lahat na mga gusto nyo sabihin. Tama po ba? Yes. Tama po. Tapos may video pa. So, nandun yung katunayan na hindi kayo pinawersa, pinirmahan nyo yung communication affidavit. Tama po ba? Yes. At saka nabigyan ng kopya si Attorney Pedro Ferreira itong pre-trial interview and investigation on me, and then kasi nag-motion siya na maghingi siya ng kopya sa mga prosecutor, and then inalaw ko siya with my consent sa okay presence ng lahat. May kopya siya. Ako lang ang wala pang kopya nito. Itong okay video na papatunay sa mga sinasabi ko. Tapos tama po ba, nung ginagawa itong buong proseso na ito with the ICC, merong court-appointed international lawyer representing sino po ba yung inaakusahan nyo? Tama po ba yan? Yes. Meron silang inappoint na counsel for Mayor Rodrigo Duterte at that time. Okay. Ang next question ko po ganito, kasi alam naman natin na sa bigat po ng mga akusasyon nyo simula pa ng 2016, kung merong gustong manakit sa inyo, talagang sasaktan kayo. Gagawa kayo na masama. Ang isa po sa mga tanong na madalas ko madinig dito, kung sakali may mangyari sa inyo, pero wag naman po sana, tatayo po ba yung mga isinumitin yung dokumento, ebidensya, communication sa ICC, sakaling may mangyari man sa inyo po? Yes, in-assure ako nito ng mga prosecutor and investigators at the conclusion of the pre-trial interview and investigation with me. Kahit anong mangyari sa akin, mamatay ako bigla, si Mayor Rodrigo Duterte ay hindi makaligtas. Tatayo at tatayo ang lahat kong sa sinasaboy, sinasulat, at sa nilagay ko sa 186 pages computer print affidavit ko. Walang masayang po dito. Okay. Dito po sa pagkakaalam nyo, no, kasi dito sa Pilipinas, ang usap-usapan ay baka raw magpalabas in the coming months ng arrest warrant yung ICC. Siyempre, it has to be officially announced kung meron man. Pero sa pagkakaalam nyo, sa mga nadidinig nyo, sa mga nakakarating na balita sa inyo, mukha ba maglalabas? Na? Hello, sir. Hello, Christian. Pasensya lang. Nadinig niyo po ba yung tanong ko? O, ulitin ko na lang po. Yes. Apo, kasi dito sa Pilipinas, usap-usapan na baka raw maglabas ng arrest warrant na yung ICC. Kaya raw medyo nag-iingay na po yung mga Duterte. So, kung nasusundan niyo po yung mga nangyayari, so, there was one Sunday, nagkaroon po ng big rally sa Davao City at pinagmumura ni dating Pangulong Duterte si BBM, tapos nagsalita yung kanyang mga anak against the sitting president. So, ang basa ng iba dyan, baka raw nakakaramdam na ng takot. At ito rin naman yung binabanggit na ano na concern ni Harry Roque na may nakakarting na balita sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, kasi kayo yung kinakausap dyan ng ICC, ano po ba yung mga nakakarting na information sa inyo? Mukha po bang may lalabas na na arrest warrant against the former president? Well, noong the conclusion of the after the conclusion of the pre-trial interview and investigation on me, hindi ko lang pangalanan ang investigator na ito, at isa sa nakaalam nito ay yung appointed counsel ko na si Attorney Pedro Pereira. Sure na ang warrant of arrest ni Diego Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. When you say sure na, ano yung nakakarating na information sa inyo? How soon? Will it be this year? In a couple of months? Hindi po sinabi sa akin, pero sinabi lang sa akin na I am their star witness. And I was rated as a
very sufficient yung recollection and memory ko during the pre-trial investigation. And in fact, wala na nga mga clarificatory tanong yung ICC appointed counsel ni Mayor Rodrigo Duterte. Satisfied siya sa lahat ng mga sinasagot ko. And then I was being collaborated by one investigator. So nakasiguro na kami ni Attorney Pereira na lalabas at lalabas ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung kailan, maybe after 2-3 years, baka mga ganun. I hope. Okay. Eto sir, pag-usapan natin yung difference nung paglabas nyo ng inyong mga nalalaman doon sa pre-trial chamber nung kinausap kayo ng ICC kumpara doon sa naging testimonya nyo po sa Senado noong 2016 tsaka 2017. So, ano ba may pagkakaiba? Kasi may mga critics din kayo dito sa Pilipinas sinasabi, discredited na yan sila Scanias. Binawi niya na yung sinabi niya. So, ikumpara nyo nga, ano ba yung pagkakaiba nung pagte-testify nyo dito sa Senado at saka yung pagharap nyo sa pre-trial chamber? Well, sa Senado, is marami mga alipores si Digong Duterte. At saka, baliktari nila mga sasabihin muna na mga katotohanan. Lasunin talaga nila ang taong bayan. So, dito naman sa pre-trial, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-explain ko lahat. The 186 pages computer print affidavit and the 200 plus pages my handwritten supplemental communication to Prosecutor Pato Binsola. At dito is nakita ko na may justisya. Samantalang dyan sa Pilipinas, lalo pa nung una akong nag-appear sa Senado at nag-deny ako, simple. For security reason, nag-deny ako. Binawi ko naman, marami nang sinasabi si Ping Lason. Lasunin talaga ang taong bayan. Pero dito sa ICC, hindi ninyo kaya. Talagang pinakinggan ako. Okay, speaking of Ping Lason, siya po yung namuno ng Committee on Public Order and Safety, no? Tama po ba? Nung kayo ay humarap sa Senado. And I think recently, nagsalita siya uli, no? Parang again, dinidiscredit yung testimonies nyo, yung mga binabanggit nyo sa ICC, dahil nga raw binawi nyo na yung mga sinabi nyo before sa Senado. Ano po ba yung talaga naging reason? Sabi nyo, security, safety. Paano bang pananakot yung naranasan nyo? No, kaya binawi niyo yung testimony niyo? Unang-una is mag-isa ako noon. Ang mga kasamahan ko sa DDS, kumpleto sila lahat, led by SPO 4 Sunny Villaventura. At bilang isang insider sa Duterte Death Squad or Double Death Squad, sinabi ng ICC, nag-assure nila na pakinggan ako, na-explain ko lahat ng mga sinusulat ko, pati ang apilabit ko. At sa ICC, may pagkakataon talaga na madipinsahan ko ang rights ko. As an insider witness, binigyan nila ako ng mabigat na paniwala na totoo ang sinasabi ko. In fact, limited lang ang immunity ko. Yun nga, speaking of limited immunity, gusto kong balikan po yun. No? Kasi binanggit nyo, limited yung immunity nyo. Pag kayo nag-commit ng perjury, pwede kayong kasuhan sa ICC. Tama po ba? Yes, tama po yun. Na-explain so, ibig sabihin ganito yan. Kung meron kayong binanggit na kahit anong kasinungalingan doon sa inyong 200 plus handwritten supplemental communication at doon sa computerized affidavit nyo, kung meron kayong binanggit na kahit isang kasinungalingan, pwede kayong kasuhan. Yun po ba ibig sabihin nun? That's correct. Okay.
Kasi ito medyo maganda ipaliwanag din po sa mga publiko, no? So yung 200 plus supplemental affidavit or communication, handwritten yun, kayo mismo nagsulat? Yes. Okay, walang nag-coach sa inyo, walang nagdagdag ng kwento para mahabi yung isang grand story against the Duterte, tama po ba? Ah, wala. Base ito lahat sa personal kong nakalaman sa loob ng DDS at yung bogus na drug war ni Mayor Duterte sa Davao City. That's it. Okay. Maraming pa po ako itatanong, no? Pero sana, pagtiyagaan niyo ako. Okay, ito muna. Ang itatanong ko sa inyo, ganito. Yes. Nagpalit na kasi na administrasyon, no? Hindi na po yung mga Duterte nasa kapangyarihan, although vice president pa rin yung isang Duterte. Kinoconsider nyo po ba ngayon o at least kinonsider nyo po ba dahil nagpalit yung administrasyon, eh baka pwede naman kayong magkaso dito kay Duterte sa Philippine courts dahil wala na naman siyang immunity dahil hindi na po siya Pangulo. Well, I hope. Preparado ako. Kaya dito man sa ICC o dyan sa Pilipinas. Is that an option po? Pinag-uusapan po ba yan, yung ganyang option or puro ICC lang muna ngayon? Sa ngayon, ICC po. Sa ang palaging pinag-uusapan at saka mga informasyon din na dapat na tanggap ko. From the ICC talaga ang priority na kaso. Okay. Ito muna, balikan lang po natin ng konti. Although alam ko na discussion na ito sa Senado before. Para lang po sa para ma-refresh natin yung memory ng mga nanonood po sa atin ngayon. Paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na nabuhay? Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department noong araw. And then 1982, April 16, na appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro DISCOM. By 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian. Opo, sir. I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni Denba Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as Mayor. Kung hindi ko nagkamali, 1988, hindi na nag-umpisa ang Double Death Squad noong pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga walo kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay ng pumatay kami ng maraming tao at tumanggap ng tumanggap kami ng maraming pira galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SP4, Sunny Bilaventura, and ito si Christopher Bongo, na
sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-read sa team ng Heinous Crime Investigation, Double Ditch 1. Yan si Bongo, eh, taga-bili ko lang yan ng Maruya. Merinda. Ng Maruya. Maruya. Pinirito ng saging. Opo. Paborito so, ko rin po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kanyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ng publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang bilip dito. Nawala dahil na yung ano po? Sorry? Nawala na po yung? Gi-allow kami, nawala ang bilip ko sa kanya dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Double Ditch Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon. Missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap kay Alan Yap. Nasaan na po yung Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang .45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laud. Another na naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspekan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko. Dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4, Desiderio, Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Disiparit-siparit ito para mahirapan kaming mahuli. Another okay. Yung pinakidnap ni Mayor Duterte. Ito si Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam, na karibal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is, pagka recall ko, is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SPO4 Benvenido Laud, ako, SPO4 Desiderio Toribel, and Police Inspector Paul Hinsio Pabo. Yan na po. Wala na akong ilagay iba. Yan po ba lahat nandun sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po.
sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Daniong, at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then police captain Asierto yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na druga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the lord, drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey ko, alias Joey ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sub-users, imposers sa Davao City, pangalanan ko na, si Daniong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon, despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DDS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Uy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga funds campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. 2001. And then, inutusan ako personal kasama si SPO for Sunny Bonaventura na bantayan namin ang katauhan ni Sammy Uy at ni Michael Yang dahil daw itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yan si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-piece factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Shabu Laboratory. Okay. Ito nga pala, kung maitanong ko na rin, no? Dun sa pamamalagi nyo sa DDS, do you remember how many people you killed as part of that death squad? Well, kung sabihin personally, na lang natin, yes, my rough estimate based on my personal experience and knowledge sa operasyon ng Double Death Squad. Kung sabihin natin na merong mga 400 na casualties missing in the dead in Davao City alone, is kaya ito na dahil ang mga death squad nag-spread ito sa magkaiba-ibang units in station sa police ng Davao City. Si, to my recall, mga 7 police stations, may mga kanya-kanyang death squad. At kung araw-araw ito na makadeliver ng 3 hanggang 5
including the missing. Yung mga nakalibing ngayon sa Laol Quarry, sa Mandog, Mass Grave, sa Maa Mass Grave, eh, sa buong, siguro sa mga buong 10 taon, more or less 10,000 ang patay at missing sa Davao region alone. Pero kayo personally, as part of the DDS for so many years, ilan doon yung kayo mismo yung kumalabit ng gatilyo? Well, sa buong katotohanan, 200 plus. 200 plus. Yes. Kaya ko po tinatanong yan kasi nga, I'm trying to make sense or understand yung turning point nyo. Bakit bigla kayo nagising? Kasi mahirap iwanan yung pinasukan nyo, di ba? Yeah. At may kapalit yan, di ba? So, help us understand that. Yes. Mahirap po sa loob ng Double Death Squad. Pero, ano kami? Ay, garanti kasi si Mayor sa pera. Lalo pa nung nag-allow siya sa kidnap for ransom program ng kanyang drug war sa Davao City. Dahil ang mga ransom money ay hinati-hati ng mga member ng Davao Death Squad. At ito mismo personal na may alam si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Okay, medyo ano ah, although mabigat lahat na accusation nyo actually nung pa lang sa Senado, no? Kung naituloy nga lang yung discussion doon, pero syempre you were not in control din, no? Dito sa mga binabanggit nyo kasi, basically, there are a lot of things that can be corroborated. Isa po sa mga binatong issue sa inyo sa Senado noon, particularly by then Senator Lacson, eh wala daw pong probative value yung inyong testimonya ng mga panahon na yon at hindi raw makorroborate. Ito, for instance, di ba meron kayong binanggit na at least 3 mass graves, tama po ba? Isa puro yung yes, sa Laon. Yes. Eh pwede naman po makorroborate yan, di ba? Pwedeng hukayan? Yes, Mando. Tama po ba? Tama po, tama po. Meron bang effort? May mga kumakausap ba sa inyo to at least corroborate what you have been telling us or the people or the ICC? Kasi kung sinabi niyong so and so number of people were buried dito sa Laud, mass grave, edi may ebidensya po yan. Tama po ba? Yes, yes po. Sa Laud Quarry, ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Sa, grabe, 3,000? Mga 3,000, more or less 3,000. Eh dun sa dalawa kaya ayaw, po alam niyo. Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-imbestiga. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang madarama ni Mayor Rodrigo Duterte. Doon sa dalawang ano pa, mass graves na binabanggit nyo, ilan ang estimate nyo na nailibing doon? Sa Mandog mass grave, siguro more or less mga 100. And isa sa mga prime personality na nakalibing dyan, na hanggang ngayon hindi pa ito nahukay, ay ang dating commander ng New People's Army, Spyro Unit ng Davao City, na si Commander Pipot. Pinapapatay ito ni Mayor Rodrigo Duterte dahil threat daw si Commander Pipot sa kanyang katauhan. Kami ang nag-abduct kang Commander Pipot with 3 reserve army personnel ng intelligence service ng Philippine Army na nagadestino dito sa Panakan, Camp Panakan, Davao City. Doon sa pangatlong binabanggit niyong mass grave di umano, ilan yung estimate niya na nakalibing doon? Mass grave po sa may Maa? Oh, yung pangatlo. Siguro sa Mandog mga more or less 100 at pinaka-prominent na nalibing diyan ay si Commander Pipot ng New People's Army Spyro Unit ng Davao City. At sa Maa naman, itong Maa at Laod, pag separate ito,
ang laod is part din ng barangay Maa, pero separate itong laod quarry mas grave. Itong barangay Maa is pagmamayari ito ng isang pulis. Isang pulis. Ang apelyido ng pulis na ito, ang pangalan ay si June Cañete. Is P.O.4 June Cañete. Ang kapatid niya ay isang barangay official ng Maa. Ang nakalibing dito ay siguro mayroong mga more or less 50. At isa sa mga prominente dito na nilibing namin sa lugar na ito ay si Commander Camamara ng MNLF Davao City. Kaibigan ito masyado ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit niya ito pina-abduct sa amin. Yan to. Okay. Doon sa mga binabanggit nyo, tsaka na binabasa ko rin po yung affidavit nyo, it seemed na for a long time trusted kayo ni Duterte, no, obviously. Kasi doon sa mga assignments na nakuha ninyo. Pwede nyo po ba i-describe kung gaano kayo kadikit sa kanya ng mga panahon na yun? Well, sa nag-umpisa ako as driver bodyguard niya, kasama ko si SP for Sunny Villaventura. And then, na-experience ko yung kanyang pagkagalante na katauhan, lalo pa pag sinusunod mo ang kanyang gusto. So, nung na-create ni Mayor Duterte itong Double Death Squad led by then Police Captain Ernesto Magasait at kami ang unang member nito. Number one, si Police Major Ernesto Magasait. Number two, si dating Police SP04 Fulgencio Pabo, SP04 Bienvenido Raul, SP04 Tisiderio Loreville, SP03 Jeremias Baguhin, SP03 Teodoro Pagidupon, myself, and PO1 or Patrolman John Narisma. Dito kami lalong na-spoiled nung na-separate kami sa sekreto kami sineparate sa mga utos ni Mayor Duterte na grupo ng Mayor's Unit or Anti-Crime Task Force. Marami kaming pera araw-araw, kay araw-araw din ang patay. Ako mismo at si SPO for Sunny Villaventura ang nag-deliver ng bribe money or disguise as allowance sa mga police station commanders na merong mga DDEs sa kanilang mga istasyon. Nagbibigay ng pera na utos ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang yan. Pati pag-deliver ng mga babae na gusto ni Mayor Duterte is isa ako sa pinagkatiwalaan ni Mayor Duterte and SPO for Sunny Villaventura, mga deliver namin ng mga babae. In fact, na meron pang hindi ko alam kung GRO ba yun or what, napatay ni Mayor Rodrigo Duterte, accidental ito, si Bongo ang may alam. Tinawagan ako ni SPO for Sunny Villaventura, napuntahan ko si Bongo sa isang ship house sa Barangay Obrero. Ito six ship house ito ni Mayor Rodrigo Duterte. And then pinakuha sa akin ni Bongo yung patay na batang babae. Sabi niya, accident yan nangyari. Si Mayor Duterte hindi ako na nabutan. Itong mga tas na mga ito is dinagdagan niya ng 10,000 ang allowance ko. Every delivery ng dalawa, tatlong babae, siguro sabihin natin mga dalawa, tatlong araw sa isang linggo, pabalik-balik yan. Magkaiba-ibang ship house ang kanyang teritory dito sa Davao City
Kaya nagtiwala siya ng husto sa akin. Pati mga pinapapatay ng mga political opponents niya, tulad ni Jun Pala. So isa yun. Na, yung dating commentator sa radyo? Ito po ba yan? Yes, yes. Yung dating commentator sa radyo ng Davao City. Pero how much of these allegations of yours po, yung kaya niyong patunayan with evidence? Ang allegations sa mga napatay sa Davao City? Yung lahat ng mga nilatag nyo, di ba? Sa affidavit nyo, handwritten sa computer. Kasi yan ang logical yung, question, di ba? Yeah, yung mga... Isang example daw, si... Yung entire Patasaha family. Pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. Dahil may authority rin siya. Being the regional... Peace and Order Council Chairman, sakop din niya ang Jinsan at mga neighboring provinces from within or beyond Region 11. Kaya ang daming patay, kung malaman lang ng taong bayan, ang daming polis na sumasali dito dahil every patay is 20 to 25,000 yun. Yung entire Patasaha family talaga pinaubos niya. Isa yun. At maituro ko ang kanyang libingan sa Laon Pare. At sino ang pumatay kay Mrs. Patasaha sa kanyang anak na siya ay isang 7 months buntis, binaril siya sa ulo na Espiritu Santo bin Laon sa harap ko. Ang kanyang husband binaril sa likod ko sa isang shift house. Nung sinabi ni Ping Lacson na hindi ako pwedeng mag-witness kasi hindi ko na nakita. Nakita ko sa likod, personal knowledge, kami nag-abdak. After sa putukan, hinila na yung mga patay ni Bin Laon at yung kanyang mga force multiplier. So paano niya masabi nga wala ako evidence sa ma-evidence ako? Bakit hindi kayo magpa-imbestiga? Katulad ko, hinarap ko dito sa ICC kahit anong mga ano, magharap tayo. Kung sinong sabi sa atin ng katotohanan, inakinabang ka yan eh. So yan ang katotohan challenge ko kay Senator Ping Lacson, Christian. Na ano po? Napatunayan niya na nagsinungaling ako at hindi katotohanan kasi insider witness ako. Sino ang paniwalaan? Siyaw ako. So nandun kayo, personally, nakita nyo yung mga sinasabi nyo nangyari? Yes. From the very beginning, pag-abduct sa kanila, pag-pusil kayo, pag-baril kayo Mrs. Patasaha sa ulo ni Espiritu Bin Laon, at saka yung mag-abang, yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang dalawang katulong, nakita ako mismo. Isa ako mismo sa nagdala sa kanilang common grave sa loob ng Laon Pari. Parang, sabihin niya, wala akong personal knowledge. Hindi okay. Siguro niya naiintindihan ang yung personal knowledge. Okay. Puntahan naman natin, sir, yung ano. Yung mga sa tingin niyo dapat makasuhan sa ICC, base sa mga nalalaman niyo, no? Kung kayong tatanungin, sino sa tingin niyo mga dapat litisin ng ICC at mapanagot po? Isa-isahin po natin. Ano ba? Well, si Mayor Rodrigo Duterte. Who else? O siya lang po ba? Siya, si simple, si Batol de la Rosa, ang isa sa mga ang author ng Tokhang. Ang tawag ko nga sa kanya is the father of Tokhang in Davao City. At ang si Sara naman ay ang nanay ng Tokhang. Okay. Nabanggit nyo nanay ng Tokhang, no? Medyo ano, sige, pag-usapan natin si... Meron pa kayo dadagdag? So, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Sara Duterte. Kung pinag-uusapan yun pong kasong i-final nyo sa ICC. Kung saan po kayo, star witness. Yung tatlo po, yung tumbok yes. Dapat. Tama po ba? Yes, yes, yes. Yung tatlo po. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nung nagsalita kayo, di ba kinausap kayo ng Vera Files ni... yung journalist po, si Mr. Antonio Montalban. So, meron kayong series na ginawa sa kanila, no? Conversations. And dun po sa isang conversation, idinawit nyo po si Sara Duterte. Okay?
So, ang sagot dyan ni Sara Duterte, eh bakit daw bigla nasama yung pangalan niya? Sabi niya, bago ang script na ito. Ni minsan hindi raw naugnay ang kanyang pangalan sa issue na ito. Tapos maliban sa tiyempo, malino na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan niya sa issue ito para maging akusado raw siya sa ICC. Ang para lumalabas, isinama niyo lang siya. Ano po ba yung sagot niyo dyan? Ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February pa 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinabit kong 110 supplemental communication. Sa katotohanan lang, hindi pa siya vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niyo na, harapin niyo naman kung mayroon na kayong natanggap na subpoena or what, at magharap-harap tayo para malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil ng politik. Hindi naman ako politiko. So hindi to cognize doon sa dahil vice president na siya. So kailangan isama nyo. Hindi po. Okay. Again, balikan ko ng konti yung binanggit ko po kanina. No? Kasi nag-iba na po yung political atmosphere. Alam niya naman na nag-aaway na po yung mga miyembro ng UNI team. Siyempre, ang posisyon nila Duterte, hindi kami haharap dyan sa ICC. Kung gusto niya kaming kasuhan dito sa Pilipinas, hindi ba viable ngayon kasi iba na yung presidente, hindi naman nila kakampi technically na, di ba? Mukhang umasim na po yung relasyon. Baka pwede naman silang mapanagot dito sa Philippine courts kung nag-iba na naman po yung ihip ng hangin ng politika. What do you think po? Well, I hope nag-iba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka korte sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit may nag-imbestigar ba sa kanyang bugos na drug war sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-imbestigar dahil wala, umiikot ng narkomani ni Duterte, triad eh. So lalo pa ngayon, yung naging presidente siya ng Pilipinas. So sabihin mo natin na ibang presidente, pero sa pagkakilala ko sa kanya personally for more than 20 years, nandiyan pa rin ang impluensya niya. Walang hustisya sa Pilipinas except in ICC. Okay. You mentioned po na kilala niyo siya for more than 20 years. Dito sa mga binibitawan niyang salita, binabanata niya na si Bongbong Marcos. Nag-iingay siya, no? Ano po ba yung basa niyo diyan? Kasi tama ba yung suspecha ng iba na baka nakakaramdam na ng takot sa pagkakakilala niyo po sa dating pangulo? Ano po ba yung basa niyo diyan? Well, sa pagkakilala ko kay Mayor Rodrigo Duterte is matakutin. Matakutin siya at saka walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, kanyang mga kasinungalingan, gamit ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasensya na po ha. So, matakutin siya sa ngayon is ginagawa niya ito dahil meron siyang, pagbasa ko dito, meron niyang ibang behind the scene na plano. Kaya, tulad po ng ano? Ano yung mga binabanggit niyo, tingin yung behind the scenes sa plano? Well, isa diyan sa mga behind the scenes sa mga plano ni Duterte. Nung araw sa Davao City, is simple yung death squad niya. Then isa si Bato de la Rosa. So, hindi, yung ngayon po. Ngayon po, meron ba kayong, akala ko you're talking about behind the scenes sa mga galawan ngayon? Sigurado may plano yan si Mayor. Iba ito pagka siya na ang magiging kalaban mo. Talagang gagawa at gagawa ito ng katraydoran talaga. Hindi ito lalaban na parehas o harap-harapan na legal. Hindi po. Hindi, gagamit yan ng narkomani at mga tauhan ng triad. Okay. Isa-isahin po natin ng iba pa mga dinawit nyo rito, no? Kasi public record naman yan, no? Dahil ina na nyo, inakusahan nyo sila publicly.
So, okay, Sara Duterte, ano po ba ebidensya nyo? Kasi sinabihan nyo siya na nanay ng tokhang. What exactly did you mean? Noong, kung hindi ko kamali, February ng 2012, noong naupo si Bato de la Rosa as police chief ng Davao City Police Office, pinatawag niya ako doon sa kanyang opisina at saka in-advise niya ako na burgar na ginahimo ninyo to, sabi ni Mayor Inday. Burgar na lang, samok lang firme ang media. So, nakapag-isip ngayon si Sara na i-abduct na lang ang mga target personalities sa kanyang illegal drug campaign, separate sa style ng kanyang tatay na riding in tandem. Ang Kang Sara, kaya na naimbento ni Bato de la Rosa ang tokhang, meaning tok-tok-hangyo. Pag nadala ang target, i-abduct ito at ilibing sa Laon Quarry. Ito po ang mga diferensya sa mag-amang ito. So yung tokhang as... Ano po, sorry. Go ahead po. Ang ebidensya ko po, nung nag-instruction sa akin, kasama ko si SPO4, Sunny Villaventura, mismo si Mio Sara Duterte, na ayaw na nagamitan ninyo ang posil ng style sa binisaya niyang instruction sa amin. I-abduct ninyo ang target o niya ilubong ninyo para missing lang ang magiging kaso. At ito ang uplan tukhang. Nangyari po ito sa Davao City. Nung binigay yung alleged instructions po, sino-sino po yung present? Who can si corroborate SPO4, your account? Yes, SPO po, Sunny Villaventura. Siya ang kasama ko. Nasaan na po ba si ano ngayon, si Sunny Buenaventura, sa pagkakaalam nyo? Wala po akong alam kung nasaan na sa pagkaalam ko, nagtago na eh. Kaya natakot na dito sa, siguro, sa ICC case, isa yun. O ipapatay sa ni Mayor Rodrigo Duterte. Kung nag-isip sa ngayon, na katulad na pag-iisip ko, patay yan, sigurado yan. Patay yan. Hindi na yan makita si Sunny Buenaventura. Meron ba kayong ano, natatanggap na impormasyon na kasi nga kailangan ng corroboration nitong sabigat ng mga allegations yun, no? Meron ba nagparamdam o nakarating sa inyo ng impormasyon na ilan po ron sa mga nakasama niyo before, eh baka gusto magsalita ngayon dahil nga medyo nagbago yung political atmosphere at i-corroborate yung mga sinasabi niyo? Yes, may natanggap akong mga confidential information coming from Davao City na mga property ni SPO4 Sunny Villaventura sa Garden City of the Island Garden City of Samal ay binibenta na niya. Dahan-dahan ang binibenta ng mura. Patayo siya ng 20 million worth of resort, then binibenta ng mga 5 million. Mga ganun, marami siyang property sa Samal ngayon na binibenta na. At hindi malaman kung saan ngayon si SPO4 Sunny Buenaventura. Actually, ang gusto ko po malaman, yung tanong ko po sana, kasi yung mga binabanggit nyo, kailangan ng corroboration niya, no? Eh, puro sabi nyo, eyewitness siyan, eh di makakapag-corroborate niyan yung kasama nyo, di ba? So, yes. Dito sa, dahil nagbago na po yung political atmosphere kahit papano dito sa Pilipinas, meron po ba nakarating na impormasyon sa inyo na siguro ilan dun sa mga nakasama nyo sa Davao Death Squad, yung present, nung sinabi nyo naisagawa yung mga patayan, pangkikidnap, pandurukot na ganyan, meron po ba nakarating na impormasyon sa inyo na baka ilan sa kanila e willing naman na mag-come forward na rin tulad ng ginawa nyo at i-corroborate yung mga sinabi nyo? Wala po, not sure. Sa akin na lang assumption ko dahil bakit niya binibinta na ang kanyang mga property sa Island Garden City of Samal. And then presently, parang nakatanggap niya si Sunny ng information galing sa kanyang daughter na nasa Canada ngayon with dalawang daughter and their husbands dahil ginagamit ito ni Sunny sa money laundering. Hindi ito alam ng Canadian government. Pero ngayon,
may parang may nagbalita na kaysa ni na possible nga i-deport ang kanyang dalawang anak at dalawang son-in-law. Kung totoo man yan, makukorroborate naman po yan. No? So pwede pong i-check yan. No? Kung totoo yung sinasabi nyo. Yeah. Sana. Okay. Ito may mga nagtatanong eh. Kasi I think binanggit nyo po ito dati no? In the past no? Sa Senado. Ano po ba yung ano, yung sabi nyo, yung allegation nyo na nung commissioner ng human rights, si Leila De Lima, binalak siyang i-liquidate. Tama po ba yan? Yes. Natandak siya ng investigation sa Davao City. Ang hindi lang niya napatawag personally is ako. Okay. And so kasama siya sa hit list? Tama po ba? Ganun po ba yung nangyari? Come again. Sinama po ba si then Commissioner Leila De Lima sa hit list? Yung tipong gusto ipapatay? Yes. Ganito po ang personal kong knowledge po dahil noong nag-conduct si before siya nag-conduct mga ilang araw lang nag-conduct ng investigation sa Davao City, may knowledge na po si Mayor Rodrigo Duterte at that time. Then pinatawag ako. Ako, si SPO4 Bin Laod at si SPO4 Sally Belaventura sa kanyang bahay doon sa Central Park Subdivision. Dahil ang unang plano talaga ay ambusin o ipaambos si Commissioner, then Commissioner Leila De Lima. Pero ang dito pumalag kasi si SPO4 Bin Laod eh, kasi ayaw niya sa yung planong ambusin si Commissioner De Lima sa loob mismo ng Laod Quarry during sa kanilang search. Nung nag-apply sila or nag-implement sila sa search warrant ng Laod Quarry. Dahil walang ibang pagbintangan. Kung may mangyari man kay Commissioner De Lima at that time, sigurado nga si Mayor Duterte. Pumalag dito si SPO4 Binbilido Laod at nag-propose itong si SPO4 Sunny Belaventura na ipa-sharpshoot na lang si Commissioner Leila De Lima at all costs. Pero sawa ng Diyos, hindi ito nangyari. Bakit? Bakit si hindi natuloy yung plano? Yung plano natuloy. Ang pag-implement lang sa plano ang nagkaroon ito ng problema. Dahil yung gunman, supposed to be gunman na appointed ni SPO4 Sunny Belaventura, approved naman ni Mayor Rodrigo Duterte, isa itong private person. Hindi ko lang pangalanan. Kilalang-kilala ito sa Davao City. Within the business circle ng Davao City. Pero nahirapan siya i-deliver ang mission niya kay Commissioner Leila De Lima dahil una-una mahigpit ang seguridad sa mga area na inabangan sila. I think sa waterfront in Sudan Hotel, isa lang sa mga area. At saka ang daming puno roon na medyo nakablock siya shooter. So hindi ito natuloy. Pero yung plano talaga, natuloy yung plano, pero pag-implementa lang ang hindi natuloy. Nakalabas si Commissioner Leila De Lima na safety sa Davao City. Okay, so ato. Kasi isa parang binabanggit niyo sa affidavit niyo, no? Dito sa page 171. Yeah. Sabi niyo tinarget din si then-Senator Sonny Trillanes. Tama po ba? Ito, binanggit niyo rito, the plan was to smash break into pieces the vehicle of Senator Trillanes using a 20-wheeler container truck. Papalabasin siya ng aksidente. Yes. Tama po ba? Eh, ba't hindi po natuloy ito sa pagkakaalam nyo? At ano po ba yung personal knowledge nyo about this? Yeah, ganito po ang plano. Ipasok ako ni Mayor Duterte sa Bureau of Custom. Kasi, isa ako sa mga nag-crop up sa plano na kung patayin si Senator Antonio Trillanes through
sa isang sharpshooter, walang ibang pagbintangan si Mayor. So, nag-craft kami ngayon ng plano. Kasama ko si SPO4, Sonny Villaventura, and Mayor Duterte at that time. Tatlo lang kami. May isa pang nakaalam nito, si SPO4, Desiderio Torrebel, pero late na siya dumating sa meeting ngayon. Then, isa ako sa mga nag-suggest na banggain ang sasakyan ni Senator Antonio Trillanes ng isang 10-wheeler or 20-wheeler truck sa somewhere siguro in Metro Manila. Pumayag dito si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero siguro dahil lumabas na ako sa Senate, so na-call off ito. Baka another plan na naman. So hindi natuloy yung plano? Hindi po. Yes, hindi po natuloy yung plano yun na banggain yung sasakyan ni Senator Antonio Trillanes para lalabas lang na isang aksidente ang pagkapatay sa kanya. Okay. Ito po isa kong tanong po, no? Kasi meron din kayo binabanggit sa affidavit nyo na after nyo mag-appear sa kauna-unahang pagkakataon dun po sa Senado, di ba, no, nag-imbestiga sila sa extrajudicial killings sa Davao, na-offeran pa kayo ng trabaho? Kumbaga bagong ano? Tama po ba yan, no? He offered me another contract killing with 10 million reward from President Duterte. So 2016 na yan. October. Yes, mga ganun po. Mga 2016 na rin. Yeah, paki-explain nga po sa amin. Nag-appear na kayo sa Senado. Binigyan pa kayo ng trabaho. Na pumatay? After? Yes, sa to my recall, na after my testimony sa Senate na nag-deny ako, and then may pinatawag na meeting si Mayor Duterte with the SPO4, Sonny Villaventura and me, na ipapatay daw niya si Senador Antonio Trillanes. Kaya mayroon siyang isang magaling na hitman, a private person in Davao City. Hindi ko lang pangalanan. Pero sa mga handwritten supplemental communication ko sa ICC, nandun mga pangalan nila. Kaya lang, itong planong ito is medyo kinabahan si Mayor nung sinabi ko na walang ibang pagbintangan kundi kayo. So, sabi niya, anong magandang plano? Sabi ko, bakit hindi natin gawing accidental? Para malayo sa iyo ang suspicion ng tao. So, pumayag siya sa plano na banggain ng 10-wheeler o 20-wheeler truck ang sasakyan mismo ni Senador Antonio Trillanes at that time, pero hindi din ito natuloy. Oo. De, pero yung isa ko pong tinatanong dito sa page 171. Sabi nyo kasi, ayan, no? Page 170 pala. Kung naalala nyo pa, no? Ayan. Di ba, nag-appear na kayo sa Senate for the first time, pero bago kayo bumalik sa Davao City, sabi nyo, eh, pinatawag pa kayo. Tapos, you were offered another contract killing with 10 million reward from President Duterte. As confirmed to me by my compadre, now Senator Bongo, during our cellphone conversation. At yung binabanggit nyo rito, eh. Kasi parang logically, yes. Di ba, pag nag-appear na kayo sa Senado, kung totoo man yung sinasabi nyo na talagang nangyari lahat yan, eh, di ba dapat, medyo hold muna. Teka, medyo mainit ka ngayon, eh. Bakit kita bibigyan ng assignment na bago? Yan ang gusto ko maintindihan. Bakit ganon? Ganito yan. Noong pumunta ako sa opisina ni Batol de la Rosa, siya na PNP chief noon, nabutan ko doon si Colonel Delbo, Alden Delbo. Tagalabaw rin. So, sinabi ni Alden Delbo sa akin na nung, manong kasi tawag niya sa akin,
Meron tayong bagong kontrata, 10 million ito. Tawagan ko si Paring Bongo. Kasi ang ipapatay nila ni Bongo is yung a certain alias Baktin. Ang apelyido nitong alias Baktin ay Yuk. Ryan Yuk. Ang totoong pangalan, Ryan Yuk. Taga Surigao, kung hindi ako nagkamali. Pero, araw-araw siya naglalaro sa dito sa City of Dreams na casino. So, tumawag si Bongo kay Dilbo, hindi nag-usap sila, nag-usap din kami. Gi-confirm ni Dilbo, ni Bongo, na mayroong 10 million na in-offer si Mayor Duterte sa magkapatay kay Ryan Yu alias Baktin. In fact, siya, sabi ni Bongo, baka sobra pa sa 10 million ang ibibigay ni Mayor. Kung natupad yun, pero hindi din natupad yun. Hindi rin natuloy. Ito nga pala, sir, sa pagkakaalam nyo, ito bang Davao Death Squad ay nananatili pa rin? At least sa Davao? Yes, at least sa Davao, meron pa. Nag-exist, hindi ito basta-basta mabuwag dahil isa itong mafia. At saka, ang dami ng mga nakakaalam sa operation na hindi ito kaya lahat ipapatay ni Mayor Duterte. Lalo pa nung lumabas ako. Okay. O sige. So in the coming months po, ano po bang aasahan dyan sa ICC sa pagkakaalam nyo and kayo as a star witness? Well, I hope na mangyayari yung mag-issue na sila ng arrest warrant kay Mayor Duterte at saka May. Well, I think on survival mode every day. So, ingat na ingat kami sa mga lugar na pinupuntahan ko. Saka, hindi naman siguro magpabaya ang International Criminal Court na papastak na itong kaso ito kasi mag-8 years na ito. Okay. O sige, maraming salamat po, Mr. Arturo Las Cañas, for joining us tonight dito po sa Facts First. Medyo napahaba po yung discussion natin, although marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol doon sa ano, no, sa inyong affidavit. Pero in the meantime, maraming salamat po and ingat po kayo, sir. Okay po, Christian. Thank you very much. Sige. Maraming salamat po. Yan po si Mr. Arturo Las Cañas, nakausap po natin dito po sa ating interview. Medyo mahaba po yung naging discussion natin. And I hope nakasunod naman kayo dun sa flow ng discussion. No? Kung napapansin niyo, di ba, I was asking certain questions, especially those related sa kanyang affidavit. Although mahaba nga po, no? Hindi tayo matatapos in 2 hours kung iisa-isahin natin yan. Pero tinetest din po natin yung memory niya at kung gaano ka-faithful yung kanyang mga sinasabi in public doon sa kanyang mga binanggit sa kanyang affidavit. So kasi nga, ang iniiwasan natin dito ay yung confirmation bias. Baka naman yung iba sa atin naniniwala agad doon sa sinasabi ng isang kampo dahil gusto lang natin paniwalaan. So nandun lagi yung test of credibility. So isa po yun sa mga ginagawa natin kanina during the interview. And kayo na po yung humusga kung sa tingin nyo po ba ay credible and consistent yung mga binabanggit, yung recollection nitong si Mr. Arturo Las Cañas doon sa mga binabanggit niya na di umano nangyari. Actually, pag binasa nyo pa po yung affidavit niya, actually, na-report na naman po yan widely, no? Balikan nyo na lang po sa Google. Eh, mas marami pa po mga kagimbal-gimbal na revelations doon. Pero syempre nga, kung pag-uusapan natin dyan ay court of law, at sana nga, umabot yan sa paglilitis para magkaalaman kung talaga nangyari ba yan o hindi, base po sa ebidensya. So yan po yung mga titingnan natin. Pero kanina, binanggit nga ni Mr. Las Cañas, tinatanong ko sa kanya dahil medyo nagbago na naman daw di umano yung atmosphere ngayon ng politika, eh baka naman pwede dito siya humarap, dito litisin. Pero sabi nga niya kanina, eh wala ka raw aasahan na hustisya dito sa Pilipinas dahil nandun pa rin daw yung impluensya ng mga Duterte ayon po sa kanya. So that we have to see, and sabi niya, talagang nakatuon sila ngayon
dito sa ICC. So kayo po humusga kasi kanina tinitingnan natin yung consistency ng kanyang mga binabanggit, no? So kasi nga medyo sa tagal na rin po natin nagko-cover bilang isang periodista, may mga na-encounter na rin tayo in the past, no? Hindi po ito yung tinutukoy natin. Yung mga fake witnesses din naman talaga na nilalabas sa mga congressional investigations. Pero dito, makikita nyo naman kung talagang credible yung mga binabanggit niya, no? Kung gaano ka-consistent yung kanyang recollection. So, yun. Kayo po yung humusga. Yeah? Ayoko kayo impluensyahan one way or another. So, nilatag po natin sa inyo, no? Base rin po sa mga pagtatanong natin. Okay? Yung mga babatiin po tayo bago po tayo magtapos, no? So, shoutout po kay Miss Winnie Enriquez. Ayan, happy birthday po sa kanya. Bukas, February 17. Happy birthday in advance po. Tapos nag-message po sa atin kanina si Mr. Gene De Jesus. Sabi niya, pakigreet naman po ang mother ko na si Inang Hoving sa kanyang ika 101 years old na po siya. Today, February 15. Aba, mas matanda po siya kay Enrile, no? Ayan. At pa-shoutout na rin po sa mga followers ng Facts First dito sa Bologna, Italy, na sina Dits, SP, Mac, and Angela, Chris, at marami pa pong iba. Yan, maraming salamat po sa inyo, Sir Gene De Jesus. Ciao! Yan. Ito rin po, konting patalastas lang, no? Kasi nag-message po yung akin dating profesor sa retorika nung ako po ay nasa kolehiyo, si Mr. Michael Corosa. Si Mr. Mike Corosa po ay isa po sa mga pinaka respetadong manunulat, makata ng ating bansa, pinaka talento, no? Talentado ba yun? Sorry sir. Kamali ako sa aking Pilipino. Pero marami po ako natutunan ng teacher ko po yan sa retorika ng kolehiyo sa UST. So, siya po yung tagapamuno ng Umpil and meron po siyang konting ano lang, anunsyo. Sabi niya, basahin ko lang, ang lalim ng kanyang Pilipino. Ayan. Yung magaganap daw na pagtangkilik. Meron daw silang event sa darating na Martes, February 20, 3 p.m. sa UP Diliman Jimenez Gallery. Ayan. Meron silang event. Ito po yan, no? The Honorable Leila De Lima will be this year's featured lecturer sa 2024 Adrian E. Cristobal Lecture Series. The event will be held on February 20, 3 p.m. At the Jimenez Gallery at the University of the Philippines, Diliman. Ayan. Ganda po to, no? Kasi series po yung tinatawag na Adrian Cristobal Lecture Series. Yung mga dati na pong nagbigay ng lecture dyan, ito po yung mga examples over the years. Ayan, 2011. Gemino Abad. Si Virgilio Almario, ating national artist. Resil Mujares, yan. Reynaldo Ileto. Sulita Monzon, noong 2015. Si Marites Bitug. Ayan, 2016. Alfred Sicripuson, 2017. Soledad Reyes, 2018. Si Ma'am Cristina Pantoa Hidalgo, 2019. Antonio Carpio, 2020. Ninochka Rosca, manunulat din po, 2021. Chile Coronel, 2022. At si Inday Barona, 2023. So yung speaker nila this year, si Leila De Lima. Kung gusto niyo pong umattend, manood, at makisalo doon sa diskusyon, Feb 20, 3 p.m. sa UP Diliman Jimenez Gallery. Ayan. Okay? Ano pa ba? Ang haba na, no? Ito na yata yung mas mahaba pa tong episode natin yung gabi kumpara dun sa episode natin kay Llamas ng isang araw, no? O kahapon. O isang araw ba yun? Kailan ba natin siya nag-guess? Nakalimutan ko na. Ayan. Anyway, maraming salamat po sa inyo. And inga po, tutukan na lang po natin yung issue na ito dahil malaki po yung nakataya dito, no? Kung talagang totoo po lahat yan. Pero syempre, talagang yung laganap na patayan, nakita naman po natin yan, nung panahon po ni Rodrigo Duterte. Doon siya po yung Pangulo. Mismong PNP po yung umamin sa kanila official na datos na more than 6,000 people daw yung napatay o pinatay dahil daw po nanlaban sa mga official police operations. Pag tinanong niyo po yung mga human rights groups, ba hindi lang po 6,000 yan. Mas marami pa. At mas kung aalamin niyo po yung detalye ng mga pagkakataon kung saan ay
lumalabas na inabuso po yung kapangyarihan ng ilan po sa mga ating kapulisan. Yung talaga nagkaroon ng mga summary executions, pinagpapatay, tinaniman ng baril, etc. etc. E talaga pong kahagimbal-gimbal yung mga nangyari at dapat lang po mapanagot yung mga gumawa po nun. Ayan. Okay? So maraming salamat po sa inyo and kita-kita po tayo bukas sa ating episode. Ayun, si Sir Mike, nanonood pala. Nako, buti na anunsyo ko, no? Sir, sorry ah, inabot po tayo ng ganito katagal bago ko po nabasa kasi mahaba po yung ating panayam kanina. Ayan, si Mr. Michael Corosa. Ayan, taas po ng tingin natin. Ah. Highly respected po yan, si Sir Mike Corosa. Ayan, maraming salamat po, sir. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat and kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po sa panonood at saka po sa pakikinig dito po sa Facts First.